What's up? What's good? It's AP. So welcome back to my channel, and I know this is not one of my usual videos or segments. Gusto ko lang i-share sa inyo itong project na to that I did with Beverly Cumla, Makoy Galope, and Jeric TV. So sobrang nakakatuwa at nagawa namin to kasi experimental to, and ang tagal namin pinlaan to. I think last year pa namin to pinag-usapan. Pero still, I'm really happy with the output, and big thanks to Beverly Cumla and Makoy Galope and Jeric TV. Anyway, ano ba ang laman ng video na to? So papakita ko sa inyo dito yung meaning ng mga shots, at hindi lang siya basta-basta ang shots na para mapakita mo yung emotion, yung acting, and all that. There is meaning behind all of those shots that I did for this piece of Beverly Cumla. So, from the colors pa lang, napansin nyo from the very first part of this video, white at plain yung background, it's just happy, kumbaga normal lang yung feeling, at progressively, nagiging flat na siya, napapansin yung dumadami yung grays at medyo nagiging iffy na yung feeling. Tapos next, nagiging colorful na siya. Medyo napakita ko na yung happy parts nila. And eventually, nag-stop at naging bluish na. And during this bluish parts, napakita ko yung heavy and vivid emotions nila. Kumbaga, matindi na yung nangyayari at hindi na maganda. And yung pink part, which is Bev's solo. So I want this scene to be something different. Hindi siya parang scene na nire-recite lang ni Bev yung pyesa sa inyo. But I want this to be a personal approach. Kumbaga, nagkukwento si Bev sa inyo through the video, at hindi lang siya basta pyesa. Ganun lang. When it comes to the shot that I used for this video, may mga meaning din to. So what I did was, ito yung wide shot, which is kita yung buong scene, at nakupo sila, may table sa gitna, and never sila nag-cross doon. Pansin nyo? Meron ding over the shoulder, kumbaga kita yung foreground na nandito yung camera at nakatutok sa isang tao. Tapos yung usual na two shot, kumbaga mid shot, kita silang dalawa. And I observed the rule of thirds dito, kumbaga ayoko lagi mag-cross sila doon sa mga lines na yon, unless nagsaslide in or nagsaslide out yung shots. Bakit may slide-ins? Yung slide-ins dito ko pinapakita kung paano siya nagiging close, kung paano lumalawak yung feeling nila sa isa't isa. Pero nakita ko yung close din, kumbaga nagiging intense at lumalawak kasi nagkakahiwalay na sila. May meanings din yung dalawang shots na yun, or dalawang approach na ginawa ko. And lastly, my favorite thing to do is yung B-rolls. Kumbaga, ang B-rolls, pinapakita mo yung close-up ng mata, paggalaw ng kamay, yung mga gamit sa table, yung sand time, or kung ano man yun. Sorry, di ko alam yung tawag, nakalimutan ko. Pero pinapakita ko yung close-up kasi may meaning yun. I wanted to help the whole scene. Kumbaga, papakita mo yung emosyon, pinapakita mo yung nangyayari, baka may meaning behind it, or foreshadowing, or something like that. And when it comes to positioning, kung napapansin nyo, lagi nasa left si Makoy, a bit of a foreshadowing na siya yung aalis. At a bit of a meaning na parang lagi lang siya nandun, hindi siya nag-cross sa line ni Bev at di siya pumunta sa scene ni Bev. Makoy is still on the left, Bev is always on the right. Kumbaga, sad. And why is Bev always on the right? I'm not saying, or di ko pinapakita dito na the girl is always right here, or Bev's emotions are right. Kumbaga, she just felt that Makoy is the right person in this scene. Makoy is in the right timing, the right feeling, the right space, the right moment. Pero hindi. Never sila nag-cross. Kumbaga, Bev just felt right, but it just felt wrong. Lalim nun ah. Also, yung pagkaka-edit ko, napapansin yung speed ramps. The speed ramps are yung biglang bibilis, biglang babagal, nagko-close up, lumalapad, or something like that. Pinapakita ko yung gulo lagi doon, or kumbaga yung progression din ng time. Maraming pwede mo pagsabihin yung progression ng time na parang lumilipas, tumatagal sila, yung emosyon kasi parang bibilis, nagiging intense yung emotion, bumabagal kasi masaya or malungkot na sila. And at the same time, may glitches din ako. This is one of my favorites kasi I know na parang for technological stuff to, or advanced, or parang robotic or something like that. Pero dito ginamit ko siya to explain how hard the emotion is. If you remember the scene na pink lahat at Bev is just talking right in front of the camera and straight to the camera, ito yung iniisip ko na parang paano ko masasabi na hindi lang to binibigkas na pyesa, hindi lang to nire-recite na pyesa, hindi lang to another video of Bev reciting a piece, pero gusto ko parang ikinukwento sa inyo. So what I did was, I wanted her to feel na this is her aura, this is her space, this is her talking to the audience, or this is her telling you the whole story in her own way through spoken word poetry. So I think that's all for now. I hope you guys enjoyed this video, and if you want more videos like this, kumbaga in-explain ko yung mga nangyayari sa projects ko with my shoots and all that, hit me up in the comment section and comment burger. Also, don't forget to check out Bev, Makoy, and Jeric TV's channel. All the links are in the description, and the original video is in the description as well. So I think that's all for now. Peace out!